pinagre sign guys ng Kaiser, isang appointed son of God and the owner of the universe, itong si President Bongbong Marcos. Sabi niya, ang akala ko matino ka, yun pala hindi. Ganito kasi yan guys, in generalization. Ang akala nila, ang ibig sabihin nila ay hahayaan lamang daw ho ni President Bongbong Marcos itong kanilang mga kabulastugan, itong kanilang mga kasamaan, itong kanilang mga ginagawang pagasik ng lagim sa bayang ito. Yun yung kanilang inaakala, na hahayaan lang, hindi sila kukundinahin, hindi sila iko-call out ng administrasyon. Kasi nga, mayroon daw utang na loob dahil ang SMNI daw po ang nagpapanalo kay President. Yan ang sabi ni Pastor Apollo Mosiki Buloy. Ngayon, kasi ang ating Pangulo, pinangako niya sa mamamayang Pilipino na magiging tapat siya sa kanyang paglilingkod. Ibig sabihin ng tapat guys, walang kinikilingan. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Ganon. Ngayon, nang gagalaite, yun, gumaya siya sa script ni Mayor Sebastian Duterte. Pinagre-resign din po ang ating presidente. Ang tanong dito, anong karapatan mo para sabihin mo yan dito sa ating Pangulo? Ang gusto nyo ay masunod lamang, gusto nyo maghari-harian kayo. Kahit masama ang ginagawa nyo, gusto nyo hindi kayo i-call out. Tama ba yun? Appointed son of God ka, pero namumuliti ka. Tama ba yun? Nanggigigil ang puso ko. Dapat magpa-check up ka na. Alam nyo guys, sinabi niya din sa ipaparinig kong audio sa inyo na itong si President Bongbong Marcos daw po at si First Lady ay nag-arkila ng mga budo doon sa Africa. Yung mga budo kasi, nung na-research yung mga evil spirit. At nag-argila din po sila guys ng ano, tawag dito, witchcraft na nanggaling naman po doon sa India. Nakakaloka. Pakinggan nyo tong video ni Pastor Apollo Mosiki Buloy, dahil nga daw po ang Malacanang ay nababalot na po ng kadiliman. Ha? May issue na talaga ba guys sa mental health itong si Keboloy? O, pakinggan nyo muna to ha. Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwa kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagse-sex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nag-arkila kayo ng mga budo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod? Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humalak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Million-million ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo lang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me
you are no longer worthy to be our trusted leader. Da? Anig nyo? Kailangan na talagang magpa-mental health check-up itong si Kim Buloy. Lalo pa't pinagbintangan niya ang ating presidente na nag, ano yun? Kumuha ng expert na budo from Africa. And then, kumuha ng witchcraft galing India. Sumasamba na daw ho si President sa devil. Kaloka si Kibuloy. At in the end, ito yung kanyang sinabi. Alam nyo guys, narinig nyo din kanina, madagdag ko lang. Habang nagsisex orgies daw itong si President at si First Lady, gumagamit daw ng droga. Grabe yung mga bintang. Nakakaloka. Mabuti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Kalep. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa. Sabi niya, tatayo ako sapagkat patay naman din na ako. So meaning to say, kiniklaim niya na siya daw po ay ipa-assassinate ng administrasyong to. Saan ka naman nakakuha ng ganyang ebidensya, oy? Kay Maharlika? Kaloka. Hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito. Sabi niya, titindig ako para kahit papano magkaroon ng kalayaan ang mamamayang Pilipino. May kalayaan kami. Kaya nga kami nagkakapagsalita kasi meron kaming kalayaan. Ikaw, pinapaharap ka lang sa investigasyon sa Senado, sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Ang dami mo ng kuda. Ay, yung kaso dito sa committee ni Senator Risa Ontiveros, bakit ang dami mong ngak-ngak? Ang dami mong satsat? Hindi naman po kasalanan ng presidente kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Diba? Na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. O mga demonyo? Tama ba yun? Na wala ka namang basihan? Papangalanan mo ang isang tao na demonyo? Appointed son of God ka. Self-proclaimed appointed son of God. Tapos ganyan yung maririnig namin sa bibig mo. Tama ba yun? Kaya ang daming Padre Damaso na katulad mo. Appointed son of God ka. Kaya mong pindutin ang vibrator ng mundo. Bakit hindi mo gawin? Appointed son of God ka. Kaya mong ipa-stop. Bakit hindi mo pinapa-stop ang mga kaganapan sa buhay mo? Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am living dead in your book. Diba? Daming hanas ni Pastor Apollo Musiki Buloy. Whew! Nakakaloka. Sa totoo lang guys, I think kailangan niya na talagang magpa-mental health check-up. Kasi ang dami niyang sinabi. Nagbabayad ng tax yung kanilang simbahan. Eh yung religious organization never po yung pinagbayad. Exempted po ang mga relihiyon sa tax. Anong pinagsasabi nito? Nako. Nako. Doon pa lang sa pinagre-resign niyang presidente, anong karapatan mo? Dahil unang-una, hindi naman ikaw yung Diyos. Diba? Nakakaloka, pinagre-resign niya ang ating presidente. Pinagre-resign mo, hindi ka naman nga pinakialaman. Kasalanan ba namin? Yung mga ginawa mong kasalanan, kaya hinahabol ka ng karma. Diba? Harapin mo na lang, huwag kang pa-victim. Ano yung sabi ni, ano, ni Senator Risa Ontiveros? Harapin mo na lang, huwag kang pa-victim. Ito yun guys, oh. Asa na ba yun yung video na, ano, ni Senator Risa Ontiveros? Na pa-victim ba itong si, ano,
si Kiboloy. To. Wait lang, guys. And battle televangelist Apollo Kiboloy speaking out on the Senate's Ito. Pagpumpa-victim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Oh, palaban din to si Senator Risa Ontiveros. Dahil nga, babae siya. Nasasaktan siya sa mga sumbong sa kanyang himpilan sa uri ng pang-aabuso. Uri ng panggagahasa. Masakit yun bilang babae na marinig mo ang kapwa mo babae na inaabuso. Pinagbigyan ka na 2 beses. Hindi ka pa rin umatend. Sa pangatlong pagkakataon, yari ka. May sabpina ka na. Kung wala ka mang kasalanan, huwag kang matakot. Harapin mo ang aligasyon sa'yo. Yun lang. Yun lang. Salamat, mga kababayan.